Hindi pa nakakabalik si Calvin Abueva mula sa kanyang suspension ay balita na namatitrade daw siya papuntang NLEX kapalit ni Kevin Alas. Kung titignan natin, kung straight up na one-on-one Calvin Abueva for Kevin Alas, parang lugi ang Phoenix dito na si Calvin Abueva ay isang kilalang game changer samantalang si Kevin Alas ay dalawang beses nang na-ACL injury. Magaling nga si Kevin Alas pero syempre hindi natin masasabi kung anong magiging performance niya pagkatapos nitong ma-injure. Samantalang si Calvin Abueva naman, pag nasa tama ang laro niya at wala siya sa masyadong pagiging emotional, nakita naman natin na malaki epekto nito sa Phoenix. Nung nawala si Abueva, ay bigla na lang natalo ang Phoenix. Pero meron tayong kailangang tandaan. Si Kevin Alas ay anak ni Louie Alas, ang coach ng Phoenix. At matagal nang gusto ni Coach Louie na makalaro o ma-coach niya ang kanyang anak. Kaya itong trade na to ay matagal lang napapabalita. Pero kung ang Phoenix management naman siguro ang masusunod, hindi sila papayag na malugi sa ganitong trade. So kung matuloy man itong trade na to, itong Alas for Abueva, malamang may iba pang player na kasama si Kevin Alas o may isang draft pick. Ngayon, nasa Phoenix at NLEX na yun kung sino pa ang isasama nila kay Kevin Alas. Pero sa tingin ko kung matutuloy man itong trade na ito, hindi papayag ang Phoenix na malugi. That is kung itrade nila si Calvin. Siguro ang gagawin muna na titignan nila ang laro ni Calvin sa game at kung fit pa ito para sa Phoenix. Pero syempre, titignan din nila kung sino pa ang i-offer ng NLEX na kapalit. Although gusto ni Coach Louie Alas na makalaro o ma-coach ang kanyang anak, hindi naman niya siguro imamalasakit o ibabaliwala ang pangangailangan ng team. Kaya abangan na lang natin ang magsusunod na mangyayari kung matutuloy nga ang pagpapalit ng player na ito. Samantala sa iba pang balita, mukhang tuloy pa rin ang build-up ng San Miguel Beer. Pagkatapos makuha si Russell Escoto kapalit ni Kelly Nabong, ang balita ngayon na interesado ang SMB na kunin si Sean Anthony. Si Sean Anthony ay isang power forward sa Northport at bago tumating si Christian Stanhardinger, ito ang kanilang main player. Pero ever since tumating si Stanhardinger, naging backup na itong si Sean Anthony. At ngayon nag-draft pa sila ng mga magagaling na player na malalaki din, kaya parang medyo redundant na yung position niya. Ang tanong na lang kung sino ang makakapalit ni Sean Anthony sa San Miguel if ever matuloy itong trade. Maraming pwede dyan. Of course, si Arwin Santos matagal na napapabalita para ipalit kay CJ Perez. Pero marami pang ibang player sa SMB na pwedeng maging katrade ni Sean Anthony kung matutuloy itong trade na to. Kung matuloy man ang trade, malaking bagay ang maibibigay ni Sean Anthony sa San Miguel dahil pwede niyang punuan yung kawalan ni Arwin Santos. Si Arwin Santos ay isang power forward na marunong mag 3 points, mag block at mag defend. Yung mga bagay na yan ay kaya din gawin ni Sean Anthony at si Sean Anthony ay mas bata kay Arwin kaya makukomplement niya ang laro ni Junmar Fajardo sa loob. At mayroon na rin magiging karelyebo si Motaw Tua at Junmar kung sakasakali. Sa tingin ninyo, matutuloy ba ang paglipat ni Sean Anthony sa San Miguel Beer? At yung Calvin Abueva at Kevin Alas trade, matutuloy kaya o hindi? Mag-iwan po ng komento ay kung nagustuhan po ninyo ang video na to, paki-like at huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa latest PBA news, trades, rumors, analysis at iba pa.